showbiz fanatics, Mr. Coco Martin, tinawag na paasa ng mga fans ni Coco Martin and Yassi Pressman. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Isa sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon ng lahat ng mga fans ni Coco Martin and Yassi Pressman, Coco Martin and Julia Montes, kung ano nga ba ang real score between them. Marami po ang mga naguguluhan at talaga namang nagagalit kapag po sinasabi natin na Coco Martin and Julia Montes is in good terms and they are in a relationship right now. Katunayan, isa sa mga nagkomento sa ating pong last update, sabi po ni Miss Maribe Bricencio, alam ni Yassi na si Coco at Julia are in good relationship. That's why Coco and Yassi are good friends only. Ang mga fans lang ni Yassi ang pinagpipilitan at pinagsisiksikan ng relationship ni na Coco at Yassi. Mismo si Yassi na ang nagsabi na never siyang niligawan ni Coco at never naging sila kasi si Coco ay may Julia na at may anak na. So ito po yung kanya pong, which is true naman po talaga. Yung ating pong mga balita regarding po dito, it is always comes from the reliable source base po sa ating pong pag-research. Of course, syempre hindi naman natin nakasama ng personal itong si Coco. So siya lang talaga nakakaalam. So ito pa po, sabi po ni Ma'am Angelina Sarmiento, alam nyo Miss Vlogger, walang katotohanan yung mga sinasabi nyo. Walang maniniwala na sasabihin yung siyasi, marami ng ebidensya na patunay lang na si talaga ang nag-iisang babae sa buhay ni Coco. Meron ng interview, sabi ni Coco, ang importante, magkasundo sila ng pamilya ko at nakikita ko rin na magkapareho sila ng lola. Ibig sabihin, dinadala ni Coco siya si sa bahay nila. Alam nyo, kayong mga vlogger, siguro binabayaran kayo ng mga supporters ni Nguso para palabasin na si Nguso ang karelasyon ni Coco. Gusto nyo lang kumita ng pera para mapaniwala nyo ang mga netizen. Puro naman mga kasinungalingan ng mga sinasabi ng vlogger na to. Tanong ko lang, magkano binayad sa'yo o ko? Doble ibabayad ko sa'yo, magsabi ka lang ng totoo. Natawa na lang ako dito sa komento na to. Alam mo, Ma'am Angelina Sarmiento, hindi po natin pwedeng bayaran ng katotohanan. Alam nyo po, marami po kasing mga kokoyas na hindi ko naman po kayo pinoforce to believe for what I am trying to say right now. Pero gusto ko lang po, or kung ano man po yung nilalabas natin mga news here, meron po tayong basihan at wala pong nagbayad sa amin. At isa pa sa mga nagkomento, si Ma'am Ana Mariplor, hindi mo ba alang ang salitang move on? Kahit bulag at pipi, alam yan ng mga mata ko naman, di ba? Kumpara mo sa tagal ni Yassi, ang probinsyano, iba ang turing niya kay Julia. Kita na nga ang off-cam, di ba? Nagburakay sila sa mismong birthday ni Julia. Take note, wala pa si Julia sa ang probinsyano ng panahon na yun. Wala pa silang palabas. Anong paliwanag mo doon? Gamit din ang utak. Ito pa sa tuwing birthday ni Coco, bakit si Julia Montes lang ang nagpo-post ng mukha ni Coco para batiin siya? Instagram account niya yan. Ang hindi magawa ni Yassi mo kasi si Julia Montes ang nagmamay-ari kay Coco. Kung may isip ka, dapat alam nyo na yan kung sinong nagmamay-ari sa lalaki. Siya lang ang may karapatang mag-post sa mukha ng lalaki. Kung hindi mo pa gets, iwan ko na lang sa'yo. Umasa ka na lang hanggat gusto mo. Ito naman yung sagot ni Ma'am Ana Mariplor kay Ma'am Angelina Sarmiento. Which is, hindi naman po natin kailangan magtalo-talo patungkol dyan. Marami naman po mga interview na nilabas si Julia Montes and Coco Martin na nagtuturo na talagang, well, in fact, inamin naman na talaga nila, hindi lang nila sinabi na kumbaga is may mga rason sila kung bakit inililihim nila yung kanilang relasyon, pero marami po sila mga evidences. Sabi naman ni Ma'am Samera Kanakanpiang, Angelina Sarmiento, ano ka ba? Hindi mo ba napapanood kahapon pa ang balita sa Coco Jul ay tinuldukan na ni Coco sa pakakasalan niya si Julia. Daming interview sa kanila. Ikaw pati na yung mga interview kay Yassi mo. Balabas mo mga at iiwanan pa ni Coco sa stage. Bigyan sana nang bigyan ng Coco, hindi tanggap ni Coco si Julia. Nagbigay ng ano yan kay Coco na kinuha ni Coco. Ipakita mo dyan ang mga ebidensya mo. Ayan, ito naman sabi ni Ma'am Samira. Susunod po na magko-comment tayo is sana yung nauunawaan natin para at least meron po tayong something that we can talk about.
alam niyo po, I cannot force Coco Yasi followers to believe the truth about Coco Martin and Julia Montes. Kasi syempre, wala naman po talagang pwedeng makapagpatunay kung ano pa talaga yung legit at yun yung fake sa balitang ito. Dahil tanging si Mr. Coco Martin and Julia Montes and Yasi Pressman lang ang makapagpapatunay kung talagang sino ba talaga ang tunay na karelasyon ni Coco Martin. But as a supporters, ang tangi lang natin pwedeng gawin is supportan po sila sa anumang mga proyektong meron sila. So, let's go back to our proper video for today. Is Coco Martin the real reason why Yesi Pressman left the primetime series? Ito po yung isa sa mga balita na sinasabing itong si Coco Martin daw po ay paasa. Paasa po daw po siya kay Mr. kay Miss Yasi. Sabi po na ang isang rumor, rumor as it as Yasi Pressman real reason for leaving the Kapamilya primetime series FPJ ang Provinciano was because Coco Martin did paasa. Ayan, so binansagan po ng marami po si Coco Martin na paasa daw po ito. For several years, Coco and Yasi, fondly called by fans as the Coco Yas tandem, have brought kilig to many avid viewers of the action drama series because of their good on-screen chemistry. Which is true, kahit naman po ako nung napanood ko po ang teleserye ng Ang Provinciano kasama si Yasi Pressman bilang love interest ni Mr. Coco Martin sa as a wife po niya dito sa teleserye ito. Ako naman po talaga ikinilig at talagang sobrang naging fan na fan po ako ng Coco Yas. It is inevitable for many fans to speculate that they are in a relationship with each other. Kaya naman we cannot deny or we cannot force o hindi natin maaalis sa mga fans ni Coco Martin and Yasi Pressman na talagang isipin na meron silang relasyon. Okay? So, however, the Coco Yas tandem faced its end when the character Piasi Aliana had to bid goodbye to the series. It was previously reported that the actress wanted to do other projects and that was the reason why she decided to leave the long-running TV series. So ito po yung rason. After a scene in FPJ, she was replaced by Jane De Leon and now Coco Martin's leading lady is rumored girlfriend Julia Montes. So bago pa man po pumasok si Miss Julia Montes sa teleseryeng Ang Provinciano, lumalabas na po sa mga balita na ang tunay na karelasyon nitong si Coco ay si Miss Julia Montes. So, based on the article Filipina Star ngayon during a recent episode of the digital talk show Take It Per Minute, Megan and Christopher Min, Lolit Solis, Mr. Poo, one of the topics that were discussed was about Yasi Pressman. Tungkol kay Yasi Pressman, blind item lang yun sana, actually sana to. Pero true, di umanong pinaasa ito ni Coco Martin ng entertainment columnist. Allegedly, when Yasi confirmed that Coco and Julia are in a relationship with each other, she just decided to leave the series. Which means yung pinaka-deciding factor kung bakit umalis si Yasi, siya na mismo ang nag-let go. Kumbaga parang feeling niya or umasa siya na magiging realistic yung kanilang friendship or magiging realistic yung relationship ni Coco at ni Miss Yasi Pressman. Ito po yung mga sinabi ng mga Marites ng bansa. Meanwhile, the rumors about relationship between Coco and Julia had been lingering in the showbiz circle for quite some time now. It is also being rumored that they already have a child. So meron na pong lumalabas sa mga balita patungkol po dun sa anak di umano ni Julia at ni Mr. Coco Martin. In a previous episode, the host talked about the allegedly warning that Coco Martin had to his house visitors. He's not allowing them to take photos because the child and the woman who were the might be caught. Yun. So meron pong mga lumalabas na mga balibalita na hindi pong mapayag si Mr. Coco Martin na magpa-picture doon po sa loob mismo ng bahay niya dahil baka daw makita yung pong bata at yung kanyang sinasabing di umano'y nanay ng kanyang anak. Pero hanggang sa ngayon, wala, nung nagkaroon po ng mga ganitong issue at in-interview po si Mr. Coco Martin with regards to this matter, di umano'y tinanggi niya na may katotohanan ng lahat ng ito. Ganon din si Julia, wala rin naman siyang inaamin at wala rin siyang tinatanggi kasi ganon po nila pinapangalagaan yung kanilang relationship. As much as possible, ayaw nilang maglabas sa publiko na
kumbaga, is ito yung makakasira sa kanilang relasyon. This is gonna be the reason why Coco Martin and Julia Montes are still together until right now. It is because of the word privacy. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.